Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 156, pag-atake ng enerhiya. Bumaba ang nakangiting binata patungo sa arena at bahagyang tumanggo kay Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi niya, ako ang magre-referee sa laban ng buhay at kamatayan, ngunit hindi ko alam kung may tumututol sa akin bilang referee. Nagulat si Lin Feng. Napakabait at palakaibigan ng binata sa kanyang mukha. Siya ay may isang mainit na ngiti sa kanyang mukha, at nagbigay siya ng banayad na impresyon. Siya ay perpekto sa referee. Walang makapaniwalang may masamang balak siya nang makita ang binata. Kahit na hindi siya kilala ni Lin Feng, naisip niya na tila siya ay isang perpektong referee. Ang bituka ni Lin Feng ay nagpaisip sa kanya na maaaring may mali. Ito ay masyadong perpekto upang posibleng maging totoo. Ako ay sumasang-ayon sa ganyan. Sabi ng bata, marangal at mayamang magsasaka. Mukha siyang nagulat. Nagulat si Mufan nang marinig niya ang kanyang kaibigan. Hindi kilala ni Mufan ang binata na kalalabas lang. Gayunpaman, ang binata na nagmungkahi na maging referee ay kailangang magkaroon ng mataas na katayuan. Kung hindi, hinding-hindi tatanggapin ng kaibigan niya. At saka, hindi niya kayang kontrahin ang batang marangal. Na cultivator kahit na gusto niya. Ano naman sayo? Tanong ng binata kay Lin Feng. Tumiti siya at idinagdag. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko iyon inilapat ang mga patakaran at maaari kayong magkaroon ng patas na labanan. Sisiguraduhin ko rin na walang darating na mang-uusig sa iyo pagkatapos ng labanan. Ang ganda ng mga salita. Si Lin Feng ay mukhang nag-iisip. Sinusubukan niyang hulaan kung sino ang binatang iyon, ngunit wala siyang ideya. Sigurado si Lin Feng na ang binata ay may napakataas na katayuan at hindi isang ordinaryong tao. Sige, dahil sa ganoong paraan, maaari mong iripiri ang laban natin. Sabi ni Lin Feng habang tumatango. Kahit na may impression si Lin Feng na ito ay masyadong perpekto para maging totoo at may nangyayari sa likod ng mga eksena, pumayag pa rin siya. Kung siya ay may mataas na katayuan, hindi siya magmumungkahi na magreferee at pagkatapos ay lalabag sa mga patakaran. Mawawalan siya ng mukha. At hindi na iyon kailangan. Salamat. Sabi ng binata habang nakangiti at tinatango ang ulo sa napakagalang na paraan. Tumingon si Lin Feng, tumingin kay Mufan at sinabi, pwede ba? Tinitigan ni Mufan ang mga mata ni Lin Feng ngunit wala siyang makita sa loob maliban sa lamig at kalmado. Walang kahit kititing na pagkabalisa. Umalis ang lalaking namamahala sa hola. Magkaharap sina Mufan at Lin Feng sa hola. Si Lin Feng ay mukhang kalmado at walang takot. Itinaas ni Mufan ang kanyang ulo at paikot-ikot nagtanong. Ako si Mufan, estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, gusto mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Duo Mi. Sabi ni Lin Feng nang hindi nag-iisip. Sa sandaling iyon, si Lin Chen at Lin Hong ay namangha. Duo Mi. Bakit parang pamilyar ang pangalan na iyon? Ang kanyang pangalan ay nakakagulat na Duo Mi. Bumalik sa Yangzhou City, isinuot din ni Lin Feng ang masterang iyon nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang Duo Mi. Lin Feng. Bulong ni Lin Hong. Nagkataon lang na hindi makapaniwala si Lin Hong na magkaibang tao sila. Hindi ito maaaring si Lin Feng. Sabi ni Lin Chen habang umiiling. Kung si Lin Feng, paano siya mananatiling kalmado habang nasa tabi natin? Mahinahon pa niya kaming sinulyapan ng ilang beses. Bukod pa rito, hindi mahina si Lin Feng ngunit sa Yangzhou City, kamakailan lamang ay nakalusot siya sa unang Lingqi layer. Imposibleng nakapasok siya sa ikalimang Lingqi layer sa loob ng kalahating taon. Mayroong apat na layer na pagkakaiba sa pagitan ng una at ikalimang Lingqi layer at ito ay isang malaking pagkakaiba. Ang karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng mas maraming oras upang makamit ang isang bagay na tulad nito. Kung ang isang tao ay nakalusot sa dalawang layer ng Lingqi sa loob ng wala pang isang taon, tiyak na sila ay isang mahusay na henyo. Ngunit kahit na ang pinakadakilang cultivation henyo sa mundo ay hindi kailanman makakalusot sa apat na layer ng Lingqi sa loob ng anim na buwan. Tumanggo si Lin Hong nang marinig niya si Lin Chen. Hindi kailanman magiging handa si Lin Feng na lumaban sa fifth level na Demonic Fire Lion. Sa makatawid, imposibleng maging Lin Feng ang taong iyon. Ang nangyayari sa sandaling iyon ay nagkataon lamang, wala nang iba pa. Sa loob ng hola, tumawa si Mufan at sinabi, Duo Mi, tignan natin kung natatag ang kayabangan mo. Nang matapos siyang magsalita, nagpakawali si Mufan ng malamig na puwersa na bumagsak sa katawan ni Lin Feng at inapi siya. Pakiramdam niya ay binibigatan ang kanyang katawan ng isang bundok na bigat. Puwersa. Nagulat si Lin Feng. Hindi niya akalain na kayang kontrolin ng kanyang kalaban ang puwersa. Hindi. Nakakagulat na ang marangal na binata ay handang ibigay sa kanya ang Demonic Fire Lion bilang regalo. Si Mo Fan ay isang mahuhusay na henyo at malamang na mapaamo ang Demonic Fire Lion sa pamamagitan lamang ng kaunting trabaho. Nang makita ni Mo Fan na nagulat si Lin Feng, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kapangyarihang nakuha niya. Tila na overestimated ni Duo Ming ang kanyang sarili pagkatapos ng lahat. Kung nakaramdam na siya ng pang-api ng kaunting puwersa, madaling manalo laban sa kanya. Napakalaki ng bibig mo, inaapi ka lang ng kaunting puwersa. Ang iyong lakas ay hindi mo kayang labanan ang aking kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, makakapaglabas ako ng higit na puwersa kaysa dito. Hinding-hindi ka makakalaban sa akin. Alam ko na ngayon na mali ako sa pag-aakalang maaari kang maging kalaban. Nagmamadali ka lang sa sarili mong kamatayan. Sabi ni Mufan. Nang matapos siyang matuwa, humakbang siya pasulong at nagpakawala ng mas maraming puwersa na agad na pumaligid sa katawan ni Lin Feng, na naging dahilan upang makaramdam siya ng sobrang bigat. Puwersa, ano? Sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Bahagyang gumalaw ang kanyang katawan, at biglang, humina ng husto ang puwersa sa kanyang katawan.
Si Lin Fang ay humakbang pasulong, nag-transform sa isang anino at pagkatapos ay direktang lumipat siya sa kalaban na puwersa. Sa bawat paggalaw na ginawa ni Lin Fang, lumilikha ng mga ipoy-poy sa paligid niya at ang kapaligiran ay naglalabas ng mga ingay na parang napunit na papel. Tila si Lin Fang ay hindi naapektuhan ng puwersa at pinupunit ito. Ha! Sumimangot si Mufan at umungot. Muli siyang humakbang pasulong at nagpakawalo ng hindi. Kapanipaniwalang dami ng kanyang puwersa, na nagmula sa napakataas na tunog ng pagsipol. Ang kanyang puwersa ay lalong tumatalas habang ito ay gumagalaw patungo kay Lin Fang. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at hindi pinansin ang puwersang inilabas ni Mufan. Isang bagay, na tila isang makamandag na chi, ang lumabas mula sa kamay ni Lin Fang at nagulat ang lahat. Kinokontrol ni Lin Fang ang puwersa sa mas mataas na antas kaysa kay Mufan. Ang puwersang inilabas niya ay iba sa puwersa ni Mufan. Dahil si Lin Fang ay may malaking pangunawa pagdating sa puwersa, alam niya kung paano gawin ang puwersa na halos hindi nakikita o baguhin ito sa isang mas makapal at mas mabigat na puwersa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi naapektuhan ng puwersa ni Mufan si Lin Fang kahit kaunti. Nang makita ng mga tao ang maliit na puwersa na ginagamit ni Lin Fang, na hindi naman matalas, lahat sila ay nagulat at nagkaroon ng impresyon na siya ay nasa isang hindi kapanipaniwalang mapanganib na sitwasyon. Nakokontrol ko ang mga puwersa at ang aking mga pag-atake ay napakalakas. Bukod par ito, nakalusot na ako sa ikalimang layer ng Ling Chi. Hindi ako natatakot sa iyo. Sabi ni Mufan habang tumatawa. Tinadyakan niya ang kanyang paa sa lupa, na nagdulot ng ulap ng alikabok na tumaas sa hangin. Isang mas malaking dami ng puwersa ang lumabas mula sa kanyang katawan at gumagalaw patungo sa anino ni Lin Fang ng buong bilis. Biglang may maliwanag na puting liwanag ang nagliwanag sa pagitan nila. Dilat na dilat ang mga mata ng lahat na nanonood sa eksenang ito. Napakalakas ng lalaking iyon. Mabilis siyang makagalaw, makokontrol niya ang mga puwersa at kahit na may dalisay akong chi, sabi ng ilang tao sa karamihan habang hinihingal sa pagtataka. Tila si Mufan ay lubhang mapanganib. Talagang karapat dapat siyang maging miyembro ng Holy Courtyard ng Zoo. Yu. Napakalakas niya. Nagiging mapanganib ang sitwasyon para kay Lin Fang. Kehe, ang lalaking iyon, si Duo Ming, ay magsisisi sa ginawa niyang agresibo laban kay Kuya Mufan. Hindi niya kakayanin ang isang pag-atake na ilulunsad ng ating kapatid na si Mufan. Siguradong mapapatay ni Mufan si Duo Ming sa kaunting pagsisikap. Sabi ng mga estudyante ng Holy Courtyard of Zuyu. Lahat sila ay sumangayon doon at lahat ay kumbinsido na si Lin Fang ay mamamatay na lamang. Ang kalmadong ekspresyon ni Lin Fang ay hindi nawala sa kanyang mukha. Tila walang epekto sa kanya ang lahat ng nangyayari, na para bang ang labanan ay hindi nakakaapekto sa kanyang kalooban. Si Lin Fang at Mufan ay palapit ng palapit sa isa't isa. Ang mga puwersa ay nagiging mas at mas matindi sa loob ng atmosfera. Nagpadala ng alikabok na lumilipad sa paligid. Nagiging nakatago ang dalawang siluwet sa loob ng ulap ng alikabok. May enerhiya pa rin sa palad ni Lin Fang, na nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Pas! Biglang, isang maliit na ingay ang kumalat sa hangin, at isang maliit na madilim na liwanag ang kumislap sa hangin na naging dahilan ng pag-freeze ng katawan ni Mufan sa takot. Atake ng enerhiya. Nakakakilabot. Sa kanyang isipan, nakikita lang ni Mufan ang kahindak-hindak na pilak na maskara na nagiging tanda ng kamatayan. Ang walang kapantay ng Martial God, unang yugto. Kabanata 157, pagpapahiya sa Holy Courtyard ng Zuyu. Energy attack sa isang napakalakas na tool para sa mga cultivator. Hindi lamang nito nabigyang daan ng isang magsasaka na sumipsip ng lahat ng enerhiya sa kanilang paligid, nakatulong din ito sa kanila na kontrolin ito at gamitin ito bilang kanilang sarili. Ang pag-atake ng enerhiya ay hindi kapanipaniwalang mahina at hindi mukhang mapanganib, ngunit sa katunayan, ito ay napakalakas. Ang puwersa ni Mufan ay naabsorb ng energy attack ni Lin Fang. Ang lahat ng enerhiya sa kapaligiran ay nagsasama-sama at nagdaragdag sa kapangyarihan ni Lin Fang. Paano siya makakalaban niya? Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mufan na maaaring gumamit si Lin Fang ng isang pag-atake ng enerhiya, kaya naman hindi siya naapektuhan ng kanyang mga pag-atake. Ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Ling Chi na maaaring magsagawa ng mga pag-atake ng enerhiya ay higit na malakas. Nakakatakot. Naisip lang ni Mufan ang pag-atres at pagtakas nang makita niya ang pag-atake ng enerhiya. Isang ulap ng alikabok ang lumitaw sa paligid ni Mufan at nagsimula siyang umatras ng buong bilis. Huli na, sabi ni Lin Fang sa nakakatakot na malamig na tono. Gumalaw si Lin Fang na parang anino at ang kanyang kamay ay nagmamadali patungo sa katawan ni Mufan. Boom! Isang napakalaking ulap ng alikabok ang lumitaw sa paligid ng hola. Ang pag-atake ng enerhiya ni Lin Fang ay tumama sa katawan ni Mufan sa isang kisap mata, napunit ang katawan ni Mufan at humantong sa kanyang agarang kamatayan. Ha! Ang mga tao ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa loob ng hola. Wala silang makita sa ulap ng alikabok na nakapalibot sa hola. Ang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay kinakabahan na nakatingin sa ulap ng alikabok at sinusubukang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Emph, ang lalaking iyon, si Duo Ming, ay naglakas loob na maging agresibo at mayabang. Dapat ay patay na siya. Ngayon, nakakahiya na hindi natin makita ang kanyang katapusan sa pamamagitan ng alabok. Sabi ng isa sa mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, na nagpatunay sa mga iniisip ng lahat tungkol sa labanan. Walang nag-aalala tungkol sa pagkatalo ni Mufan laban sa isang taong walang background. Tama iyan. Paano makikipagkompetensya ang isang tao, na walang kakilala, sa isang henyo ng Holy Courtyard ng Zuyu na kayang kontrolin ang mga puwersa at nakalusot sa ikalimang Ling Chi layer?
Gayunpaman, hindi nila alam na ang taong iyon ay si Lin Feng, at madali niyang natatabunan si Mu Fan. Hindi nila kailanman ilalagay sa kanilang mga mata ang mga tulad ng mga karaniwang tao. Brother Mu Fan, binabati kita sa iyong tagumpay. Sabi ng batang marangal na estudyante ng Holy Courtyard of Zuyu. Kumbinsido siya na si Mu Fan ang nanalo sa labanan. Kung matalo siya, lahat ng estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay mawawalan ng mukha. Paano naging posible para kay Mu Fan na matalo sa isang walang tao? Huwag kang masyadong excited. Sabi ng malamig at walang pakialam na boses na nagmumula sa hola. Namangha ang lahat, at nararamdaman nila ang pagtibok ng kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib. Isang taong walang determinasyon na ipagsapalaran ang kanilang buhay sa landas ng paglilinang. Ang isang taong, umaasa sa katayuan at inuuna ang kanilang sarili kaysa sa iba pang mga magsasaka. Hindi kailanman magiging malakas. Sabi ng boses na nagmumula sa ulap ng alikabok, na unti-unting kumukupas hanggang sa si Lin Feng na lang ang makikitang nakatayo sa hola. Dahan-dahang lumingon si Lin Feng. Ang katawan ni Mu Fan ay nakahandusay sa lupa sa isang kakilakilabot na kalagayan. Walang alinlangan ang tingnan ng eksenang ito na si Mu Fan ay patay na at halos mahati sa dalawa. Boom! Ito ay kung ang isang bomba ay sumabog sa utak ng mga tao. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ang resulta ng labanan ay ganap na naiiba sa kanilang inaasahan. Nanalo si Lin Feng. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa taong ito noon at nakasuot siya ng silver mask para itago ang kanyang mukha. Ngunit kailangan lang niya ang kanyang mga kamay na walang awang pumatay ng isang henyo ng Holy Courtyard ng Zuyu sa isang strike. Kalmado pa rin ang mga mata ni Lin Feng at panay pa rin ang kanyang emosyon. Alam na niya ang resulta ng labanan mula pa noong una. Nawala si Mu Fan. Ang bawat estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay nakadilat sa gulat. Hindi sila makapaniwala sa mga resulta ng labanan, lalo na si Lin Feng ay nangangailangan lamang ng isang solong hubad na welga upang patayin si Mu Fan. Kehe, ang isang henyo ng Holy Courtyard ng Zuyu ay katumbas lang ng ganito, nakikita ko, sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Lahat ng tao mula sa Holy Courtyard ay nakaramdam ng galit sa kanilang mga puso. Paulit-ulit silang napahiya sa kanyang mga salita. Pinahiya lang ni Lin Feng ang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu sa sukdulan at sa gayon ay hindi direktang napahiya ang buong Holy Courtyard. Kung ang mga henyo ng Holy Courtyard of Zuyu ay hindi rin malakas, paano pa ito magkakaroon ng pagkakataon na makilala bilang pinakamalakas na institusyon? Ang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay may masamang ekspresyon sa kanilang mga mata na hindi nakakagulat kung sila ay magliyab at magliyab. Ikaw ay mapalad na manalo, yun lang. Kaya hindi ka dapat maging mayabang ng ganyan. Sabi ng maharlika at mayamang binata, na ikinagulat ni Lin Feng. Paano naging posible na maging hindi ka panipani walang-walang kahihiyan? Sige, susubukan ba natin ulit ang swerte ko? Baka ikaw na ang susunod na bumaba at kalabanan ako. Sabi ni Lin Feng habang nakataas ang ulo para tingnan ang binata. Gulat na gulat ang binata. Nang makita ni Lin Feng na hindi sumasagot ang binata, nagpatuloy siya. Sa palagay ko bilang isang estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, napakahina mo para lumaban sa akin. Kumunta ka at ibuka mo ang iyong maruming bibig sa ibang lugar. Galit na pinandilatan ng batang marangal na estudyante si Lin Feng. Bawat isa at bawat isa sa inyo ay patuloy na nagyayabang tungkol sa kung gaano kayo kalakas at kalakas, ngunit kapag kayo ay nasa isang tunay na labanan, hindi ninyo kayang tiisin ang isang pag-atake. Madalas mong ay advertise kung gaano kahusay ang Holy Courtyard ng Zuyu, ngunit umaasa ka sa mga mahihinang tao na lumalaban sa mga ring battle. Talagang walang hiya kayong lahat. Sabi ni Lin Feng na hindi pinansin ang ekspresyon ng binata at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit naiintindihan ko na kailangan ninyong magkaroon ng kaunting prestihiyo. Kailangan mong papaniwalaan ng ibang tao na ang Holy Courtyard ng Zuyu ay maimpluwensyahan at makapangyarihan. Ngunit malinaw sa nangyari na ang Holy Courtyard ay alam lamang kung paano magpakita ng palabas. Si Lin Chen ay nanatiling nakatitig kay Lin Feng. Ang mga salita ng taong ito ay matalas. Ang kanyang mga salita ay pumatay sa lahat ng pag-asa ng mga diskarte sa publisidad na magkaroon ng anumang tagumpay para sa Holy Courtyard. Nagtataka ang lahat kung bakit labis na kinasusuklaman ng binata na ito ang Holy Courtyard ng Zuyu na direktang makagambala sa kanilang mga pagsisikap sa publisidad. Ang palakaibigang binata ay nakatitig kay Lin Feng at binibigyang pansin ang bawat galaw at detalye ng kanyang katawan. Nakakapasok lang siya hanggang sa ikalimang layer ng Lin Chi at maaari na siyang magsagawa ng mga pag-atake ng enerhiya. Hindi iyon madaling tagumpay. Isip ng magiliw na binata na naging referee. Mayroon pa rin siyang mainit na ngiti sa kanyang mukha, at sinabi niya. Nagwagi. Sa sandaling iyon, isang silweta ang tahimik na umaalis sa hola. Hindi na nagsasalita si Lin Feng. Tumingon siya, tumingin sa hola at nagsimulang umalis. Sinabi ni Lin Feng sa lalaking na mamahala sa hola, maaari ba akong pumasok ngayon? Hindi pa rin tumugon ang marangal na binata kay Lin Feng. Tila ang lahat ay talagang nagbigay ng malaking mukha sa mainit at palakaibigang binata. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil nanalo siya sa laban, ano ang tinitingnan mo sa kanya? Nagulat ang lahat, lalo na ang mga estudyante ng Holy Courtyard, na pagkatapos ay tumanggo ng masunurin. Sige, 20 purity stones para sa pagpatay dito o maaari mo itong paamuin. Sabi ng lalaking namamahala sa hola kay Lin Feng. Tila ang lahat ay partikular na natakot sa palakaibigang binata, lalo na sa mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu. Sino ang makapagsalita niya ng mahinahon at madaling sumunod sa mga estudyante ng Holy Courtyard? Nakatingin si Lin Feng sa Demonic Fire Lion na iyon at ngumiti. Ang hayop na iyon ay talagang nakakatakot na halimaw.
Ito ay napakalakas, mabilis at maliksi. Ang dalawang pakpak na ito ay maaaring masira ang kapaligiran. Paanong tatanggi ang marangal na binata na ayalay ito kay Mufan? Bukod dito, kung tinanggap ni Mufan, magkakaroon siya ng utang sa marangal na binata. Masayang inabot ni Lin Fang ang 20 purity stone at agad na binitawan ng lalaking namamahala. Sa hula ang Demonic Fire Lion. Tumingin siya kay Lin Fang na may naiinggit na ekspresyon. D-U-N-G-O-G. Umungal ang Demonic Fire Lion. Nagsimulang manginig ang katawan nito at lumipat ito patungo kay Lin Fang. Ibinuka nito ang napakalaking bibig at nagpakawala ng apoy mula sa bibig nito. Ang buong kapaligiran ay apoy na pula at puno ng nakakapasong init. Nagulat si Lin Fang. Siya ay tumalon sa hangin, itinaas ang kanyang mahabang espada at inilipat ito patungo sa hayop. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 158. Auction Square. Crack. Ta. O. Dalawang malinaw at natatanging tunog ang kumalat sa buong kapaligiran. Ang una ay ang tunog ng mga buto na dinudurog. Ang pangalawa ay parang isang napakasakit na alulong. Ang parehong mga tunog ay inilabas ng ang Demonic Fire Lion. Isang dambuhalang sword mark ang nalazlil sa likod ng Demonic Fire Lion. Isang malabong mantsa ng dugo ang lumitaw sa kanyang balahibo. Ang dambuhalang katawan nito ay gumagapang sa lupa sa sakit. Isang mahinang puting chi ang lumabas sa bibig nito ngunit may halong apoy pa rin ito. Natigilan ang mga tao nang makita nila ang resulta ng pag-atake. Kahit na si Lin Fang ay napakalakas, paanong ang napakalakas na ikalimang antas na Ling Demonic Fire Lion ay hindi makatiis ng isang pag-atake? Mula sa kanya, medyo nagulat din si Lin Fang ngunit kaagad, isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Talagang, kawili-wili ang labanang ito. Kaya ito ang plano sa lahat ng panahon, ang leon ay hindi makatiis ng isang suntok. Mula sa isang kalaban. Salamat sa regalo mo, talagang pinahahalagahan ko ito. Sabi ni Lin Fang habang nakataas ang ulo at nakatingin sa marangal na estudyante sa viewing platform. Tinutuya siya ni Lin Fang na puno ng tuwa ang mga mata. Ang Demonic Fire Lion ay nakakagulat na hindi nakayanan ng isang pag-atake at mayroon lamang isang paliwanag sa dahilan nito. Pinahina na nila ang Demonic Fire Lion bago pa man magsimula ang labanan. Inihanda nila ang mahinang hayop na ito bilang isang regalo para kay Mufan, kung gayon ay madaling matalo ito ni Mufan. Isang estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu na tinalo ang napakalakas at napakalakas na mabangis na hayop sa isang welga, gaano karaming prestihiyo ang makukuha ng institute mula sa gayong tagumpay. Magulo ang iniisip ng lahat. Nataranta sila dahil walang nangyari ayon sa plano. Natalo ni Lin Fang ang Demonic Fire Lion. Pinaamo ni Lin Fang ang halimaw habang si Mufan ay binawian ng buhay sa isang spike. Naunawaan ni Lin Fang kung bakit ang namamahala sa hula ay tumingin sa kanya nang may inggit kanina. Alam niya na ang sadyang hamina na hayop na ito ay magiging pag-aari ni Lin Fang. Nang marinig niya na nagpapasalamat si Lin Fang sa kanya, mukhang naiinis ang marangal na estudyante. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-pani walang pangit. Mahuhulaan ng sinuman na pinahina niya ang halimaw upang makuha niya ang tagumpay sa pabor ni Mufan. Ang buong kulutong ay tumingin sa grupo ng mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu na parabang sila ay kasuklam-suklam. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay talagang walang kahihiyan at ang mga pamamaraan nito ay talagang duwag. Hindi sila kasing lakas at maimpluwensyang gaya ng palagi nilang kinikilos. Lagi nilang sinisikap na ipamuka ito ngunit sa katunayan, hindi ito ang kaso, lahat sila ay pandaraya lamang. Ang batang marangal na estudyante ay malamig na umiti kay Lin Fang at sinabi, "Bakit ako magpasalamat? Kahit na dinala mo ang Demonic Fire Lion sa ilalim ng iyong kontrol, hindi ito nangangahulugan na ito ay palaging susunod at susunod sa iyo. Hindi ganoon kadaling paamuhin ang gayong mabangis na hayop. Pinakamabuting maging maingat ka, baka sakaling lumunin kang alimo balang araw." Nang marinig ni Lin Fang ang sinabi ng marangal na estudyante, mukhang naaliw siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi ko iniisip ang sinasabi mo kahit na ang Demonic Fire Lion ay maraming beses na mas malakas kaysa sa akin." Nang matapos siyang magsalita, pinuntahan ni Lin Fang ang lalaking namamahala sa hula at sinabing, "Kaya ang Demonic Fire Lion na ito ay pag-aari ko na ngayon, tama ba?" "Oo nga." Sabi ng lalaki na tila hindi nag-aatubili na ibigay ito, ngunit hindi na hinintay ni Lin Fang na marinig ang sagot. Hinawakan na niya ang mga tanikala sa halimaw at sinimulang hilahin ang Demonic Fire Lion palabas ng hula. Tumabas si Lin Fang sa hula at huminga ng malalim para tikman at ay enjoy ang sandaling ito, pagkatapos ay sinulyapan ni Lin Fang ang hindi kapani-pani walang dami ng taong nanonood sa kanya. Sa ilalim ng kanyang maskara, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ang kakayahang manalo sa ikalimang antas ng Ling mabangis na hayop ay talagang isang magandang bagay. Sa sandaling lumaki ito hanggang sa maturity, maaabot nito ang antas ng Zuan. Malaki talaga ang naipon ko." Nagulat ang karamihan. Gumawa ng lubos na halaga. Talagang sinadya niya na ang Demonic Fire Lion ay nakakuha sa kanya ng pera. Ano ang ibig sabihin ni Lin Fang? Walang sino man ang nagtanong bago nagpatuloy si Lin Fang. "Kung gusto mo itong Demonic Fire Lion, hindi pa rin imposibleng makuha mo ito, tingnan ba natin kung magkano ang ibebenta nito?" "Tara na sa auction." Lahat ay namangha nang marinig nila ang sinabi ni Lin Fang. Napakalupit niya. Subasta. Gusto niyang magbenta ng ganoon kaalagang mabangis na hayop matapos itong manalo. Sa sandaling iyon, naunawaan ang karamihan ang sinabi ni Lin Fang noon. Hindi siya malalamon ng Demonic Fire Lion. Dahil sa una ay wala siyang balak na dalhin ito sa kanila. Hindi kailanman nais ni Lin Fang na magsimula ang Demonic Fire Lion. Baliw ba ang lalaking iyon?
Iyan ay isang The Man of Fire Lion. Maraming tao ang nag-isip na si Lin Fang ay baliw sa pagbebenta ng gayong halimaw. Naisip nilang lahat na ang pagbebenta ng The Man of Fire Lion ay isang hangal na pagpipilian. Siyempre, desisyon ni Lin Fang ang gumawa at hindi niya naramdaman na ang pangit na The Man of Fire Lion ay naglalakad sa tabi niya. Gagawin niya ang pinakamahusay na hindi gawin ang krimen ng pagpapahalaga sa isang singsing na jade. Hindi siya sapat na malakas para mapanatili ang isang mahalagang hayop. Kahit na ito ay isang mahusay na mabangis na hayop na angkinan, hindi niya kayang akitin ang provocation ng napakaraming tao. Bagamat hindi siya umiiwas sa provocation, ayaw niya itong imbitahan. Naunawaan niya na sa mundong ito ay akitin niya ang atensyon ng mga maling uri ng tao at posibleng magkaroon ng gulo na maiiwasan sa pagkakaroon ng ganoon kaalagang-alagang hayop. Ang kailangan ni Lin Fang sa sandaling ito ay upang maging mas malakas at mabilis, ayaw niyang umasa sa lakas ng isang mabangis na hayop. Hindi kayang akitin ni Lin Fang ang inggit ng ibang tao na magdudulot sa kanya ng problema. Marami na siyang kaaway, ang pagmamayari ng gayong halimaw ay parang pag-uudyok sa mga tao na maging kaaway niya. Ang mga opinyon ng ibang tao ay hindi magpapabago sa isip ni Lin Fang. Mahirap na baguhin ang isip niya. Naunawaan niya na wala siyang lakas para pagmamayari ang alaga na ito. Pagkatapos ay umalis si Lin Fang kasama ang hayop at umalis sa prisoner arena. Naglalakad siya patungo sa market district. Umalis ang ilang tao mula sa prisoner arena at sumunod sa tabi ni Lin Fang. Ang entourage ay makang hindi kapanipaniwalang marilag. Gusto ng ilang tao na makita kung gaano kagulo ang mga auction sa gayong halimaw. Ang ilang iba ay interesado na subukang bilhin ang The Man of Fire Lion. Marami sa mga taong sumunod mula sa arena ng bilanggo ay hindi kapos sa mga batong dalisay. Mayroon silang sapat na kadalisayan ng mga bato na matitira at ang isang The Man of Fire Lion ay lubhang mahalaga. Sa kanila, kung mayroon silang The Man of Fire Lion, magagawa nilang itaas ito hanggang sa umabot ito sa antas ng Zuan na gagawin itong napakahalaga. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng isang mabangis na hayop na naglalakad sa tabi nila habang sila ay naglalakbay ay magkakaroon sila ng isang kahanga-hanga at makapangyarihang presensya. Habang naglalakad si Lin Fang at ang grupo ng mga tao, palaki ng palaki ang mga tao, naaakit ang mga tao sa prestihiyosong impresyon na ibinigay ng karamihang ito. Unti-unti itong nawawala sa kamay. Sila ang naging paksa ng malawakang talakayan. Mabilis na kumalat sa mga distrito ang balita na may gustong magbenta ng demonyong apoy na leon. Kaya naman parami ng parami ang mga taong lumalapit para makita ang palabas. Nasiyahan si Lin Fang dito. Natakot siya na hindi sapat ang mga taong interesadong bilhin ito. Kung mas maraming tao ang interesado, mas mabuti ito. Sa ganoong paraan, ang presyo ay magiging napakataas, na isang napakagandang bagay para kay Lin Fang. Dumating si Lin Fang sa harap ng isang parisukat na ginawa para sa auction. May isang pavilion na may ilang ribong upuan. Ang lugar ay hindi kasing laki ng teritoryo ng prisoner arena na nararamdaman kapag nagbigay ng maaliwalas ang lugar na ito tumitingin sa tanawin. Maaaring panoorin ng mga tao ang mga auction habang inihahain ang tsa at magpasya kung gusto nilang bilhin ang mga kayamanan o hindi. Nang makita ni Lin Fang ang lugar na ito, ngumiti siya at naglakad patungo dito. Nang malapit nang dumating si Lin Fang sa auction square, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa kanyang harapan na nagpahinto sa kanya. Ang isang tulad mo ay hindi maaaring magkaroon ng isang The Man of Fire Lion. Malamig na sabi ng isang batang lalaki habang nakatitig kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang at walang pakialam na sinabi. Kung ako sa inyo, guys, aalis ako sa impyerno at lalayo ako rito. Ang mga taong ito ay natigilan nang marinig nilang magsalita si Lin Fang. Nilalabasan na ang malamig na chi sa kanilang mga katawan. Lahat sila ay malayo sa pagiging mahina. Magbabayad kami ng 100 purity stone na may katamtamang kalidad at dadalhin ang The Man of Fire Lion na iyon sa amin. Sabi ng isa sa grupo. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero tanga ka pa rin. Malamig na sabi ni Lin Fang at pagkatapos ay nagpatuloy. Magbibilang ako ng hanggang 3, kung hindi ka aalis sa harapan ko, papapatayin kita sa karamihan ng mga tao sa likod ko. Sino ang magbebenta ng The Man of Fire Lion para sa 100 purity stone na may katamtamang kalidad? Gaano ka kayang maging tanga? Nang marinig nila si Lin Fang, nagbago ang ekspresyon sa grupo ng mga mukha ng mga tao. Maraming tao na, nasa likod ni Lin Fang na biglang humakbang at nagbigay ng nakakatakot na tingin sa grupo. Sabik sila sa grupo na, subukan sila. Isa, nagsimulang magbila si Lin Fang. Sa sandaling iyon, mas maraming tao ang nagsimulang sumulong mula sa karamihan. Dalawa, patuloy ni Lin Fang, may kakaiba siyang ngiti sa labi nang mapansin niyang hindi nagre-react ang mga taong ito. Ang mga mata ni Lin Fang ay biglang nagpahayag ng pamatay na layunin na nagpagulat sa grupong humaharang sa kanyang daanan. Tandaan mo, hindi pa ito tapos. Pananakot ng pinuno ng mga lalaking nakaharang sa daanan saka nagsimulang umalis ang grupo nila. Tulad ng inaasahan, hindi mo tinatanggap ang aking mabuting kalooban, grupo ng mga tanga. Malamig na sabi ni Lin Fang at pagkatapos ay idinagdag. Sa susunod mong buhay, alamin kung paano gamitin ang iyong utak at tandaan na huwag pagbantaan ng isang tao na nagpakita lamang sa iyo ng isang mahusay na kabaitan. Paanong may maglakas loob na subukan at kunin ang aking The Man of Fire Lion para sa 100 purity stone na katamtamang kalidad? Patayin ang lahat ng mga taong ito dahil sa pananakot sa akin at maglalaan ako ng 100. Medium purity stones para sa iyo kahit sino pa ang manalo sa auction. Malamig na sabi ni Lin Fang. Siya ay lubos na kalmado gaya ng dati, ngunit ang ekspresyon sa mga mukha ng mga taong hamarang sa daan ay biglang nagbago ng husto. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 159, Noble Cultivator Siteng. Si Lin Feng ay nakatingin sa lahat ng mga bangkay sa lupa gamit ang kanyang normal na kalmadong ekspresyon. Binigyan na sila ni Lin Feng ng pagkakataong umalis noong sinubukan nilang takutin siya at bilhin ang Demonic Fire Lion. Ngunit kahit na pagkatapos na magpakita ng awa sa kanila, naglakas loob silang pagbantaan siya. Dahil napagpasyahan nilang gawin siyang kaaway, wala nang ibang pagpipilian kundi patayin sila o magdulot sila ng mas malaking kaguluhan sa hinaharap. Kung tungkol kay Lin Feng, hindi na niya kinailangan pang gumalaw ni isang daliri. Ang isang simpleng pangungusap ay sapat na upang gumawa ng maraming tao na sumulong upang patayin sila. Maraming tao ang nakinig kay Lin Feng na iniisip na kung sila ay manalo sa auction, tiyak na babawasan ni Lin Feng ang presyo para sa kanila. 100 mga bato ng kadalisayan ng daluyan ng kalidad ay hindi rin maliit na halaga. Malinaw na isasantabi ni Lin Feng ang 100 purity stone na may katamtamang kalidad para sa kanila, kahit sino pa ang nanalo sa auction. Maraming malalakas na cultivator sa loob ng Imperial City. Isip ni Lin Feng habang nakatingin sa lahat ng tao sa paligid niya. Marami sa kanila ang nakalusot na sa 7 o 8 layer ng Ling Chi. Mayroong ilang mga tao sa 9 na layer ng Ling Chi. Hindi sila masyadong magarbo sa pananamit, ngunit kaya nilang pumatay ng ibang mga cultivator na parang mga asong dala. Nagpatuloy si Lin Feng sa paglalakad patungo sa auction pavilion kasama ang kanyang Demonic Fire Lion. Isang pebble street ang itinayo patungo sa pavilion. Ang mga tao sa bawat katayuan ay malayang makakalakad sa pebble road na iyon. Dumating si Lin Feng sa isang daanan sa loob ng pavilion. Sa pagitan ng dalawang hagdanan, may isang magandang babae na naroon upang tulungan ng mga bisita. Pulang-pula ang mukha niya at mukhang sariwa at kaakit-akit. Nakasuot siya ng napakabiwitsyang na damit. Napakagandang pakiramdam ni Lin Feng na makita ang napakagandang babae. Maaari ba kitang tulungan, sir? Tanong ng magandang babae sa gitna nang makita niyang dumating si Lin Feng kasama ang Demonic Fire Lion. Nakangiti ito sa kanya at tinatanggap siya gaya ng ginagawa niya sa sinumang customer. Mukhang friendly siya at ang sarap pakinggan ng boses niya. Oo kaya mo, gusto kong ibenta itong Demonic Fire Lion. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti pabalik sa kanya na may palakaibig ang saloobin. Ang magandang babae ay tumingin sa Demonic Fire Lion, ngumiti at sinabi. Pakisuyong sundan mo ako. Pagkatapos ay ginawa ng magandang babae si Lin Feng na sundan siya sa daanan. Ang mga tao na nakaupo sa sitang platform sa loob ng pavilion ay biglang nakakita ng isang Demonic Fire Lion na dumating kasama si Lin Feng. Natulala sila. Panayang tingin nila kay Lin Feng. Baka gusto ng lalaking iyon na ibenta ang kanyang Demonic Fire Lion. Hindi pinansin ni Lin Feng ang mga nasa sabik na tao sa loob ng karamihan, at sa halip, binigyan niya ng pansin. Ang kapaligiran sa loob ng pavilion at naisip na ang lugar ay tila napakainit at komportable. Tila ito ay espesyal na ginawa upang maging komportable at komportable ang mga tao. Sa dulo ng sipi, may yugto kung saan ibibenta ang mga bagay. May isang set ng mabibigat na kurtina sa gilid ng stage. Sir, sa ganitong paraan, pakiusap. Sabi ng magandang babae nang makarating sila malapit sa mataas na stage. Nagpatuloy siya at pumunta sa likod ng mga kurtina. Ngunit nang dumating sila sa likod ng mabibigat na kurtinang ito, may iba pang mga kurtina at ang pagdaan. Sa mga ito ay humantong sa isang lugar na nakatuon sa mga taong naglagay ng mga bagay para sa auction. Master Rong, ang batiing sir na ito ay gustong magbenta ng Demonic Fire Lion. Sabi ng magandang babae sa isang matandang lalaki. Nakatayo na ang matanda nang pumasok si Lin Feng sa backstage ng auction pavilion. Nakatingin siya sa Demonic Fire Lion at mukhang interesadong interesado. Ang Demonic Fire Lion ng Baiklan ay napunta sa iyong mga kamay. Sabi ng matanda habang nakangiti kay Lin Feng. Mahiwaga ang ngiting iyon, ngunit tila napakasaya ng matanda. Baiklan. Sabi ni Lin Feng. Oo, ang Prisoner Arena ay pag-aari ng Baiklan. Sabi ng matanda habang nakangiti. Ang kanyang ngiti ay lubhang kakaiba, na naging dahilan ng kakaibang pakiramdam ni Lin Feng nang makita ito. Ngayon ay may katuturan. Ang Baiklan ang tanging may-ari ng Prisoner. Ito ang dahilan kung bakit tinawag nila si Bai Zina Young Master at iyon din ang dahilan kung bakit nagpadala sila ng ilang tao sa Celestial Academy para hulihan ako. Ngunit kung ang binata na nakadilaw na damit ang kasama ni Bai Zi o alinman sa mga taong nagtatrabaho sa Prisoner Arena, kinasusuklaman ko silang lahat. Isip ni Lin Feng. Iniisip niya kung ano ang kaugnayan ng lahat ng taong iyon at ng marangal na estudyante na gustong mag-alok. Dito kay Mufan. Alam niyang konektado silang lahat, ngunit hindi niya alam kung paano. Kehe, narinig ko na maraming miyembro ng Baiklan ang pumunta sa Celestial Academy at napatay. Maging, si Bai Zi ay napatay nang sumama siya sa mga miyembrong iyon. Parang hindi naman infinite ang lakas nila. Maaga o huli, tiyak na masasaktan nila ang maling tao. Sabi ng matanda. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila naglalahad na may alam siya na hindi niya sinasabi. Halos sigurado si Lin Feng na ang maliit na lungsod na ito sa loob ng Imperial City ay mayroon lamang isang may-ari. At na ang maraming mga distrito nito ay nahahati sa pagitan ng maraming angkan na nasa direktang kompetisyon sa ekonomiya. Halimbawa, ang mga may-ari ng Auction Square na ito at ang mga may-ari ng Prisoner Arena ay nasa direktang kompetisyon. Ang mga may-ari ng Prisoner Arena ay malamang na kumikita ng mas maraming pera kaysa sa mga auction. Mayroon ka bang partikular na kahilingan tungkol sa auction? Tanong ng matanda habang nakatingin kay Lin Feng at saka nagpatuloy. Halimbawa, ano ang pinakamababang presyo na handa mong tanggapin? O tatanggap ka lang ba ng ilang partikular na bagay para sa isang palitan?
Ang mga dalisay na bato ay mabuti. Sagot ni Lin Feng. Sige, sa panahon ng auction, posibleng may mga taong gustong gumamit ng ibang mga produkto para magbid. Tatanggapin namin ang mga item na iyon at pagkatapos ay i-convert ang mga ito sa mga purity stone na katumbas ng kanilang economic value. Pagkatapos, kukuha kami ng maliit na transaction fee mula sa kabuuan. Sige, maaari mo bang ilagay ang 100 purity stone na may katamtamang kalidad pagkatapos ng auction at ibigay ito sa mga taong iyon sa karamihan? Nangako ako sa mga taong iyon sa karamihan na ibibigay ko ito sa kanila para sa kanilang tulong. Sabi ni Lin Feng, walang problema. Sabi ng matanda habang tumatango. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang gintong shikong. Saan nakasulat ang buong kontrata? Kay Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Feng, kapag tapos na ang auction, bumalik ka rito at ibigay ang sheet na iyon para matanggap ang iyong mga pure stone. Sige, sabi ni Lin Feng habang tumatango-tango at saka umalis. Tumiti ang magandang babae kay Lin Feng at sinabi, sir, maraming magagandang produkto ang ating auction. Market, maaari kang magpahinga at tingnan kung ano ang aming inaalok. Kung interesado ka, maaari ka ring magbid sa mga item. Siyempre, sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Hindi niya kailangan ng babaeng iyon para sabihin iyon sa kanya. Malinaw na magtabid siya kung interesado siya sa isang bagay. Sir, sa ganitong paraan, pakiusap. Sabi ng magandang babae habang ipinapakita si Lin Feng sa available na upuan. Marami nang nakaupo at nanonood ng mga auction. Bukod dito, napansin ni Lin Feng na marami sa mga tao doon ay nakasuot ng maskara. Lahat sila ay nagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan tulad niya. Walang gustong kilalanin at ipaalam sa ibang tao ang kanilang katayuan sa tipunan. Bakit mo ako dinala dito? Naguguluhang tanong ni Lin Feng, dahil maliwanag na lugar ito para sa mayayamang bisita. Ginoo, dito nakaupo ang ating mga natatanging panauhin at lahat ng marangal na magsasaka ay nakaupo din sa lugar na ito. Tanging ang mga nagdadala sa amin ng mahalagang bagay upang ibenta o may mataas na katayuan sa lipunan ang pinapayagang umupo sa loob ng lugar na ito. Nag-aalok ito ng pinakamahusay na view ng mga auction para sa lahat ng aming iginagalang na mga kliyente. Paliwanag ng magandang babae kay Lin Feng. Napakatamis at banayad ng boses niya. Napakasarap niyang pakinggan kaya maraming tao ang matiyagang makinig sa kanyang mga paliwanag. Mga marangal na cultivator. Isip ni Lin Feng habang tumatawa. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nakasuot ng maskara. Hindi nila naramdaman na makilala sila ng ibang tao kapag bumibili mula sa auction. Iyon ay magiging masyadong abala. Ang mga hindi nakamaskara ay mga ordinaryong tao lamang. Nang lumakad si Lin Feng patungo sa kanila, lahat ay napatingin sa kanya at agad na hindi siya pinansin. Sir, upo po kayo dito. Sabi ng magandang dalaga sabay turo sa isang upuan na magagamit. Tumanggo si Lin Feng at umupo doon. Medyo maganda ang upuan na pinili ng magandang dalaga para sa kanya. Nakikita niya ang lahat sa isang sulyap mula rito. Kitang-kita niya ang lahat ng mga bagay na ibinebenta. Napakaganda ng babaeng iyon. Ang kanyang kagandahan at alindog ay tiyak na maaakit sa marami. Mga lalaki. Tumipat si Lin Feng patungo sa upuang bato na ipinakita sa kanya ng magandang babae at umupo. Ha? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Feng na ang mga tao sa likod niya ay nakatitig sa kanya at nakadirekta sa kanyang direksyon ng pagpatay. Hindi niya maiwasang dahan-dahang lumingon. Nakaupo sa likuran niya ang isang binata na nakasuot ng magarang damit. Malamig na sinabi ng binatang iyon. Maliga ka, hindi mo ba nakikita na pinipigilan mo akong makita ang entablado? Si Lin Feng ay natulala. Pagkatapos ay magalang na sinabi ng magandang babae sa binata na may magagarang pananamit. Sir, pwede po kayong maupo sa mga upuan doon kung gusto ninyo. Kung hindi mo gusto ang kasalukuyan mo, malugod kong tutulungan kang makahanap ng mas magandang upuan. Sino ka sa tingin mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Sabi ng binata habang dahan-dahang nilingga ng magandang babae. Siya ay tumingin hindi ka panipaniwalang malupit. Pagkatapos ay tiningnan niya ang magandang babae na may masamang ngiti sa labi at sinabi. Isa ka lang alipin, wala nang iba, umupo ka sa tabi ko, iuuwi kita at dinidisiplina. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 106 na po, sinong galit? Nang marinig ng dalaga ang masasamang salita ng binata, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito ngunit kaagad pagkatapos, ngumiti ulit siya at sinabi. Young master, mangyaring huwag magbiro ng ganyan. Sino ang mag-aaksaya ng oras sa pagbibiro sa iyo? Pumunta ka dito, di man it. Isa ka lang utusan, yun lang. Hindi na kailangan kumilos bilang isang marangal na babae. Sabi ng binata na parang naiinip at agresibo. Kumunat ang noo ni Lin Feng nang marinig niya ang mga salitang ito. Sa Imperial City, mayroong maraming malalakas na cultivator na nag-iisa, ngunit tila mas marami pa sa mga mayayabang at tulala na marangal na cultivator, na nag-aakalang lahat ng iba ay nasa ilalim nila. Namutla ang magandang babae. Nakagat niya ang labi niya. Talagang napakababa ng kanyang katayuan sa lipunan. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang pagiging isang lingkod ay talagang isa sa pinakamababang posisyon na maaaring magkaroon ng isa. Ang kanyang trabaho ay salubungin lamang ang bawat panauhin na may malaking ngiti na palakaibigan, ang kanyang katayuan ay mas malapit sa isang alipin kaysa sa isang maharlika. Kaya naman, kung gusto siya ng binatang iyon na ipahiya, wala na talaga siyang magagawa kundi tanggapin ito nang walang posibilidad na ipagtanggol ang sarili. Naalala niya na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay inabuso ng isang tao mula sa isa sa mga marangal na pamilya. Binili niya siya pagkatapos ay pinilit niya ang sarili sa kanya. Siya ay naging napakarahas at brutal sa kanya na dinagtagal ay namatay siya. Kalunos-lunos na kamatayan.
Gayunpaman, ang auction hindi nakialam ang merkado sa mga ganitong sitwasyon. Ang mga lingkod ay parang mga alipin lamang at hindi nararapat na galitin ang isang taong mula sa isang makapangyarihang pamilya. Sila ay sinanay upang aliwin ang mga bisita. Iyon ang kanilang trabaho. Nang makita ng marangal na binata ang ekspresyon ng babae, nagsimulang lumaki ang masamang ngiti nito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, naaalala ko noong huling nakahanap si Meng Chong ng isang katulong na gusto niya. Nasiyahan siya sa kanya hanggang sa literal na namatay ito. Kung hindi ka pumunta rito at gawin ang sinasabi ko sa iyo, ipapadala kita sa kwartel ng militar at titingnan natin kung ilang lalaki ang maaari mong masiyahan bago ka mamatay. Takot na takot ang babae. Nakapagtataka, may gustong mag-take advantage sa kanya. Sa sandaling iyon, isang nakamamatay na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lin Fang. Napakawalang hiyang hayop. Ang lalaking iyon ay natuwa sa katotohanan ng mayroon siyang kapangyarihang magdulot ng ganitong vulgar na eksena. Nakakalungkot ang katotohanan na pinahintulutan ng mga tao sa mundong ito ang mga hayop na tulad niya na huminga. Siya ang dumi at karumihan sa loob ng mundo na kailangang linisin. Hindi ka umiimik dahil halatang hindi mo alam kung gaano nakakadiri para sa ibang tao na marinig kang magsalita, tama. Sabi ni Lin Feng, suot pa rin ang kanyang pilak na maskara, habang nakatalikod at malamig na nakatingin sa marangal na binata. Ang mga salita ni Lin Feng ay nagulat sa lalaking malamig na nagsabi. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Siyempre, alam ko. Sabi ni Lin Feng habang tumatango-tango na nagmukhang interesado sa maharlikang binata. Malamig na ngumiti ang marangal na binata at nagsabi. Dahil alam mo kung sino ako, wala ka bang pakialam sa mga kahihinatnan ng pakikipag-usap sa akin sa ganoong paraan? O baka nawala ka sa sarili mo dahil sa babae? Kailangan ko bang isipin ang mga kahihinatnan kapag nakikipag-usap sa isang ligaw na aso? Sabi ni Lin Feng na may mapanoksong tono. Kehehehe. Nang marinig ng iba pang marangal na cultivator si Lin Feng, hindi nila napigil ang humadyadyak at tumawa. Tubos na pinahiya ni Lin Feng ang batang maharlikang ito. Nang marinig ng marangal na binata ang pagtawa ng ibang tao, siya ay natigilan. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig at siya ay sumigaw. Pilayin ang kanyang paglilinang at itapon siya sa impyerno mula dito. Ngayon dalhin ang babae dito. Sige. Ang isang taong nakaupo sa tabi niya ay tumayo at naglakad patungo kay Lin Feng. Nakasuot ng simpleng kulay abong robang mukhang malamig na lalaking iyon. Tirek na tirek ang kanyang tindig. Isang sunset na tunog ang lumalabas sa kanyang katawan habang siya ay gumagalaw. Natigilan si Lin Feng nang makita niya ang lalaki na inilunsad ang kanyang sarili patungo kay Lin Feng dahil malinaw na may intensyon siyang pumatay. Ang chin na pinakawalan niya sa kanyang katawan ay parang ang nakamamatay na chin na pinakawalan ng mga tropang militar. Naalala niya noon na nang magsalita ang marangal na binata ay binanggit niya ang kwartel ng militar. Hindi kaya may background siya sa militar. Teka, teka. Sabi ng isang malakas na boses ng sandaling iyon na nagpatigil sa lalaking nakasuot ng kulay abong damit at napalingon sa nagsalita. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang lumapit at sinabi sa binata. Iyang Master Meng, lahat ng naririto ay isang kilalang. Panauhin na nakikilahok sa aming auction. Sa makatawid, sa loob ng teritoryo ng ating pamilihan, dapat kong tiyakin na ligtas ang lahat. Mangyaring sundin ang aming mga patakaran. Paumasa abala. Siyempre, kung interesado ka sa babaeng iyon, maaari ko siyang ibigay sa iyo at pagkatapos ay magagamit mo siya ayon sa gusto mo. Ang taong dumating ay sobrang magalang na naging dahilan upang ang binata ay biglang tumingin muli. Hindi magandang ideya na mawalan ng mukha ang mga tagapamahala ng auction. Kung tutusin, napakataas din ng kanilang katayuan. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Malamig na sabi ng marangal na binata kay Lin Feng. Hindi niya ma-take si Lin Feng sa palengke ngunit sa sandaling umalis siya, sisiguraduhin niyang matuturuan siya ng magandang aral. Maaring lumapit sa akin ang babaeng aliping iyon. Ipapatikim ko sa kanya ang aking matigas na pamalo. Sa harap ng lahat ng tao rito. Sabi ng binata na lalong nagpamutla sa dalaga. Nawalan na siya ng pag-asa. Hindi niya akalain na isang simple at inosenteng pangungusap ang maglalagay sa kanya sa ganito kahirap na sitwasyon. At saka, hindi naman siya nagkamali, pwede sa ibang lugar umupo ang binata kung hindi niya gusto ang una niyang upuan at nag-alok itong tulungan siya. Ngunit sa mundong ito, ang pagiging tama o mali ay hindi mahalaga, ang lakas ay mahalaga. Maaaring, gawin ng mga masasamang magsasaka ang gusto nila hanggat mayroon silang lakas o katayuan na gawin ito. Sige, sabi ng manager. Pagkatapos ay tumingin siya sa magandang babae at sinabi. Hindi mo ba narinig ang, sinabi ni Young Master Meng. Bakit hindi ka pa pumunta sa tabi niya? Takot na takot ang magandang babae, nanginginig lang siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung pupunta siya sa binata, paanong naging mali ang mundong ito? Ha? Ang batang babae ay may luha sa kanyang mga mata at nagsimulang sumanggot. Kailangan niyang tanggapin na, ito ang paraan ng malupit na mundong ito. Nagsimula na siyang maglakad palapit sa binata. Nang makita iyon ng marangal na binata, sumili ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos ng isang hakbang, nagulat ang babae na napatigil siya. Nakita na lamang niya na ang kanyang maliit at maislan na kamay ay hinawakan ng isang malakas na kamay. Ng lalaki, na pumipigil sa kanya na makagalaw pa, dito ka umupo sa tabi ko. Malamig na sabi ni Lin Feng na ikinagulat ng magandang babae. Mukha siyang gumalaw ngunit nag-aalangan na makinig sa kanya. Sinasabi ko sa iyo na umupo ka dito, hindi mo na kailangang pumunta saan man. Sabi ni Lin Feng habang mas hinigpitan pa ang hawak sa kamay niya at pilit siyang pinaupo. Ang mga tao ay namangha. Sana hindi mo na kami pahihirapan pa, sabi ng manager ng auction. Tila hindi namalayan ni Lin Feng na may ginagawang pabor sa kanya ang manager.
Si Lin Fang ay itinuring bilang isang kilalang panauhin. Hindi inisip ng manager ang nararamdaman ni Lin Fang. Dumating pa nga mismo ang manager para protektahan siya, ngunit hindi matukoy ni Lin Fang ang mabuti sa masama, kaya halatang walang pakialam ang manager sa pagiging magalang. Gawing mas mahirap ang mga bagay. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti at nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng walang pakialam. Ako ba ay isang natatanging panauhin dito o hindi? Obviously, kung hindi, hindi ka uupo dito. Sabi ng manager habang ngop. Sa katunayan, ako ay isang natatanging panauhin kung kaya't kailangan niya akong tanggapin ng maayos tulad ng kanyang trabaho, ngunit dahil ginawa niya, siya ay mapaparusahan at gusto mo siyang ibigay sa maruming mat na iyon. Hindi mo ba naisip na ang iyong mga aksyon ay hindi gumagalang sa akin? Malamig na sabi ni Lin Fang. Walang pakialam ang manager sa paggalang kay Lin Fang o sa kanya na mawalan ng mukha. Ang magandang babaeng iyon ay nag-alaga kay Lin Fang at nagawa ng maayos ang kanyang trabaho kaya naman. Nagalit ang marangal na binata. Dahil doon, mapipilitan siya sa isang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Tapos na siyang maging isang bystander sa mga kamalian ng mundong ito, paano hindi makikialam si Lin Fang? Sa simula pa lang, hindi na isinasaalang-alang ng manager ang iniisip ni Lin Fang at tuluyan na siyang hindi pinansin. Upang maiwasang magalit ang binata, wala siyang pakialam na magalit si Lin Fang. Nang marinig ng manager ang sinabi ni Lin Fang, nagulat siya. Talagang hindi niya isinaalang-alang ang mga iniisip ni Lin Fang. Ang binata lang ang inaalala niya. Bukod dito, naisip niya na ang katayuan ng binata ay mas mataas kaysa kay Lin Fang, kaya dapat ay pinasalamatan siya ni Lin Fang sa pagpasok. Biglang nabawasan ang pag-iisip ng manager at sinabi niya sa magandang babae. Sino ang pinayagan kang maupo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Pumunta ka kay Young Master Meng. Galit na galit ang binata dahil kay Lin Fang, ngunit dahil sa sinabi ng manager, nakaramdam siya ng sobrang saya. Si Lin Fang at ang kanyang katayuan ay wala sa parehong antas. Talagang walang hiya siya. Sabi ng maharlikang binata sa mahinang boses. May mainit na ngiti sa kanyang mukha. Naisip din ng manager ng auction market na walang hiya si Lin Fang. Si Lin Fang ay natulala. Tumingin siya sa manager at walang pakialam na sinabi. Ano ang sinabi mo, Emf? Puso ng manager. Tinuro niya ang magandang babae at malamig na sinabi. Hayaan mo siyang pumunta kay Young Master Meng. Boom! Kumalat sa kapaligiran ang tunog ng pagkabasag ng bato.